Marshall Peak, Kabanata 573. Nakipagkita muli kay Lucy. Nang sumabog ang yin-yang monster ginseng, hindi sinasadyang bumukas ang mga pores ni Nayang Kai at Suyan, hinihigop ang nakapalibot na misteryosong enerhiya sa kanilang mga katawan at pinasok ang kanilang limang viscera at anim na bituka. Kahit papaano, parang may mas malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Ito ang mahiwagang epekto ng yin-yang monster ginseng na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Tumunog ang Yuan Chi, at biglang nalaman ni Yang Kai na kahit na hindi niya ay circulate ang kanyang secret art, ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay automatikong umiikot sa napakabilis na bilis. Bahagya itong naramdaman, nalaman niyang ganoon din ang ginagawa ni Suyan. Sa sandaling ito, ang bilis ng sirkulasyon ng secret art ay mas mabilis kaysa karaniwan. Kung ito ay umiikot sa sarili nitong, ang bilis na ito ay tataas muli. Ang puso ni Yang Kai ay kasing linaw ng salamin, at naging masaya ang kanyang ekspresyon. So parang ganito. Ang yin-yang monster ginseng ay hindi kailangang kainin, ngunit kapag siya at si Suyan ay tunay na konektado, kailangan ng inisyatiba upang gumana. Ang yin-yang monster ginseng ay wala na. Ito ay naging isang misteryosong puwersa, na nag-uugnay sa katawan at isipan ni Nayang Kai at Suyan. Hanggat hindi gaanong magkalayo ang dalawa, kahit na hindi nila ay circulate ang kanilang secret art, patuloy nilang naabsorb ang nakapalibot na world energy para palakasin ang kanilang sarili. Kung ay circulate nila ang kanilang secret art, ang kahusayan ng kanilang cultivation ay tataas ng humigit kumulang 2 beses. Kasabay ng suporta ng yin-yang joyous unification art, ang resultang ito ay medyo nakakatakot. Parang anak natin to. Hinawakan ni Suyan ang kanyang dibdib, naramdaman ang koneksyon sa pagitan niya at ni Yang Kai dahil sa yin-yang monster ginseng, ang kanyang magagandang mata ay kumislap sa lamang at pagmamahal ng ina. Gusto mo ng isa, itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, nakangiting kakaiba. Biglang namula si Suyan at galit na tumingin kay Yang Kai. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi, lumilitaw ang hitsura ng pagnanasa sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang ekspresyon, agad na nalaman ni Suyan ang kanyang iniisip. Kaagad, nakaramdam siya ng bahagyang pagkalito, nag-init ang buong katawan, bahagyang ibinaba ang ulo at nananatiling tahimik. Ang paghinga ni Yang Kai ay biglang naging mabigat, ang hitsura ni Suyan ay lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Akmang itutulak na niya ito palayo, bigla niyang narinig ang matinding labanan at sigawan. Paminsan-minsan, isang pagsabog ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmumula sa labas ng bahay. Naging malamig at madilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahil nabalisa sa kritikal na sandaling ito, biglang nasira ang magandang kalooban ni Yang Kai. Inilabas ni Suyan ang kanyang divine sense at bahagyang bamantong hininga. Mukhang may dumating sa War City at nakikipaglaban sa Bigayling Demon Queen. Sige titingnan ko, huminga ng malalim si Yang Kai. Huminga ng malalim si Yang Kai. Yang, ekspresyon ni Yang Kai. Kahit na ano, medyo kamag-anak pa rin niya si Shan Qing Luo, kaya hindi niya ito basta-basta mapapansin, ngunit hindi niya alam kung sino ang umaaway sa kanya. Pagkatapos niyang umalis sa bahay, ang Yang Kai sect ni Yang ay nagkaroon ng iilan. Napakaraming tao, kahit 100 sa isang sulyap. Halos lahat sila ay mga master ng Immortal Ascension Boundary, lahat sila ay nakatitig sa langit. At sa langit, mayroon ding 3 tao na kumukumkum kay Shan Qing Luo. Ang bawat isa sa 3 ito ay isang Transcendent Realm Master at tinataka ng lahat ng ruta ng pagtakas ni Shan Qing Luo. Kahit na ang Bigayling Demon Queen ay nakalusot na ngayon sa Transcendent Realm, bata pa siya at nasa tabi niya si Biluo upang protektahan. Paano siya magiging kapareha ng 3 ito? Pagkatapos ng matinding labanan, napilitan si Yang Kai Luo na ipagtanggol ang sarili at si Biluo, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang momentum ng pag-atake ng 3 taong ito. Dragon Lady, sumuko ka at may liligtas namin ang iyong buhay. Sa gitna ng 3 tao, sumigaw ang isang matandang mapupula ang balat. Hindi ko akalain na makakatagpo ako dito sa sikat na Bigayling Demon Queen. Nagsuot ng bakal na sapatos sa walang bungang paghahanap para lang mahanap ito ng nagkataon. Tumatawa ang isa pang matandang lalaki, na tila determinadong hulihin ang buhay si Shan Qing Luo. 2 kaibigan, mangyaring huwag siyang patayin. Magagamit natin siya bilang bargaining chip sa ating negosasyon sa Demon Lord. Sigaw ng 3 tao. Hindi natin siya mapapatay, masyadong malakas ang pamamaraan ng Dragon Lady na ito. Galit na sigaw ng matandang may maputlang balat. Bagamat 3 laban sa 1, nalaman niyang ang mga pamamaraan ng Dragon Lady na ito ay lubhang kakaiba at silang 3 ay walang magawa sa kanya. Bukod dito, kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang protektahan ang babaeng nasa tabi niya, sa lakas ng Dragon Lady na ito, maaari siyang makatakas anumang oras. Master, huwag mo akong alalahanin. Kinagat ni Biluo ang kanyang ibabang labi ng mag-aalala. Alam din niya na pinipigilan siya ni Shan Qing Luo, kaya paano niya matitiis na makitang nasa panganib si Shan Qing Luo dahil sa kanya. Nang hindi hinintay na sumagot si Shan Qing Luo, bigla niyang inikat ang kanyang katawan at direktang nakatakas mula sa saklaw ng proteksyon ni Shan Qing Luo. Biluo. Naalarma na tumawag si Shan Qing Luo, ngunit hindi pa rin siya mahuli. Ang matandang lalaki na may mapatla na balat ay malamig na tumitig kay Biluo na nagmamadaling lumapit sa kanya, at sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, si Biluo, na inilalantad ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko na parang maliit na tigre, ay pinalipad.
Isa lamang siyang Immortal Ascension Boundary First Stage Cultivator, kaya hindi niya mapigilan ang pag-atake ng isang Transcendent Realm Master. Sa isang iglap, ang kanyang limang viscera at anim na organo ay lumipat ng posisyon, ang kanyang dugo ay bumagsak, ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel, at ang kanyang kamalayan ay lumabo. Sa 100 mga manunood, isang Immortal Ascension Boundary Master ang agad na lumipad palabas, na nagbabalak na hulihin si Biluo. Ngunit bago pa siya makalapit, may isa pang taong sumugod na parang kidlat at inagaw si Biluo bago siya kumilos. Sumimangot ang Immortal Ascension Boundary Master, pakiramdam na ang bagong dating na ito ay isa lamang Immortal Ascension Boundary 4th Stage Cultivator, malamig na ngumuso at sumisigaw. Bitiwan mo, pagkasabi nito, nagpadala siya ng isang mabangis na suntok ni Yuan Qi, hindi nagpapakita ng kahit kititing na awa. Kumunat ang noo ni Yang Kai nang mapansin niya ang kapangyarihang nakapaloob sa galaw ng kanyang kalaban, hindi nagatubiling tumugon sa pamamagitan ng hampas ng palad. Nang magbanggaan ang kamao at palad, si Yang Kai ay nanatiling parang bundok habang ang Immortal Ascension Boundary 7th Stage Cultivator ay nagpakawala ng nakakaawang sigaw at bumagsak sa karamihan. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng manunood, lahat sila ay nakatingin kay Yang Kai na biglang lumitaw, ang kanilang mga ekspresyon ay malamig at madilim. Karamihan sa mga taong ito ay hindi kilala si Yang Kai, ngunit dahil nailigtas niya si Biluo, natural na itinuturing siya ng lahat bilang isa sa mga kaalyado ni Shan Qing Luo. Yang Master, nakita ng isa sa tatlong taong kumukumkum kay Shan Qing Luo si Yang Kai at tumawag, mabilis na tumalon palabas ng labanan. Tumingon si Yang Kai at tumingin sa lalaking ito, medyo nagulat. Elder Lu. Ang lalaking ito ay naging Transcendent Realm Master ng Lu Family, si Lucy. Mukhang nagulat silang dalawa na dito sila magkikita. Hindi alam ni Lucy na umiral si Yang Kai sa War City, at hindi alam ni Yang Kai kung bakit pupunta rito si Lucy. Habang nag-uusap silang dalawa, tumigil ang labanan sa pagitan ni Shan Qing Luo at Yang Kai. Tinitigan ng bigay ng Demon Queen ang tatlong tao bago kumurap-kurap ang kanyang malambot na katawan at dumating siya sa tabi ni Yang Kai, ang kanyang magandang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nilinggan niya si Biluo at nagtanong. Kamusta siya? Walang panganib ang buhay niya. Umiling si Yang Kai at lumipad pabalik sa mansyon kasama si Shan Qing Luo, ibinigay si Biluo kay Tang Yuxian na nagmamadaling lumabas ng mansyon upang maibalik niya ito para sa paggamot. Matapos harapin ang bagay na ito, lumingon si Yang Kai at sinimulang suriin ang mga taong biglang dumating sa War City. Sa sandaling ito, lahat ng mga taong ito ay nakatitig sa mansyon ni Yang Kai sa pagkamangha, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Alam lang nila na ang War City ay ganap na nawasak, ngunit ngayon ay natuklasan nila na mayroon talagang isang mansyon na buo pa rin, at sa loob nito, mayroong hindi mabilang na mga master na gumagalaw. Ang ekspresyon ni Lucy ay kumikislap, tila nag-iisip ng kung ano at ang kanyang saloobin ay hindi maaaring makatulong sa pagre-relax ng husto. Sa kabilang banda, ang dalawa pang master ng Transcendent Realm ay tumitig kay Yang Kai nang may takot at galit. Tumabas din si Qiu Yimeng at matapos makita si Lucy, nagtatakang tanong niya. Lucy, bakit ka nandito? Young Lady Qiu. Bahagyang tumanggo si Lucy, ang Lucy na ito ay tumanggap ng conscription order mula sa 8 great families at nagmadaling pumunta sa Central Capital para magbigay ng tulong nang makita niya ang isang heavenly manifestation sa malapit, kaya pumunta siya upang tingnan. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang nandito ang masamang hari. Habang nagsasalita siya, gumagala ang kanyang mga mata sa pagitan ni Yang Kai at Shan Qing Luo, halatang hindi naiintindihan kung bakit kakaiba ang relasyon ng dalawang ito. Kaya ganyan. Marahang tumanggo si Qiu Yimeng. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong invasion ng Ash Grey Cloud Evil Land, at bagamat ang 8 great families ay naglabas ng dalawang conscription order sa iba't ibang puwersa sa mundo, iilan lang ang tumugon. Gayunpaman, ang pamilyang Lu ay suportado ng pamilya Qiu, kaya kahit na ayaw ni Lucy, wala siyang pagpipilian kundi pangunahan ang kanyang pamilya sa Central Capital. Ang dalawang ito ay tumingin si Qiu Yimeng sa dalawa pang master ng Transcendent Realm. Ipinakilala sila ni Lucy. Ito si Elder Huang Xiao ng Huang Family at ito si Elder Jiang Zhe ng Radiant Palace. Silang dalawa ang sasamahan nitong Lu sa Central Capital. Bahagyang tumanggo si Qiu Yimeng. Ang Huang Family, ang Radiant Palace, at ang Lu Family ay may malalim na relasyon sa 8 great families ng Central Capital. Ito marahil ang dahilan kung bakit nang harapin ang conscription order na inilabas ng 8 great families, wala silang ibang pagpipilian kundi dalhin ang kanilang mga tao. Binati ni Huang Xiao at Jiang Zhe si Qiu Yimeng na may maluwag na saloobin, ngunit nang lumingon sila kay Yang Kai, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at paghamak. Sa mga huling yugto ng Inheritance War, sinubukan ng 8 great families ang kanilang makakaya na sirain ang pangalan ni Yang Kai, na inakusahan siyang nakipagsabuatan sa masasamang espiritu at nagbabalak na ibagsak ang Central Capital. Ang balitang ito ay kumalat sa buong mundo, at ngayong nakita na ni Huang Xiao at Jiang Zhe si Yang Kai at Shan Qing Luo na kumilos ng napakalapit at nanliligaw sa isa't isa, agad silang naniwala na ito ay totoo. Akala nila nakikipagsabuatan talaga siya sa masasamang espiritu. Young Lady Qiu, bakit ka nandito? Nagtataka na tanong ni Lucy. Kung hindi sila naakit ng heavenly manifestation sa pagkakataong ito, hindi nila malalaman na napakaraming tao ang nabubuhay pa sa War City. Nagkukubli. Napangiti si Qiu Yimeng.
Nagkukubli. Natigilan si Lucy. Emph, dito tayo sa ilong. Malamig nang umuso si Huang Xiao. Young Lady Q, ano ang maaari nating iwasan dito? Natatakot ako na ang lugar na ito ay naging likur ang base na ng Ash Grey Cloud Evil Land. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Q Yiming habang nakangiti at nagtanong. Bakit sinasabi ni Elder Huang iyon? Itinuro ni Huang Xiao sina Shan Qing Luo at Yang Kai at sinabing. Ang isa ay ang Evil King ng Ash Grey Cloud Evil Land at ang isa pa ay ang Little Lord ng Yang Family na nakikipagsabuatan sa masasamang espiritu. Young Lady Q, bata ka pa, kaya huwag kang magpapalin lang sa slot na ito, baka pagsisisihan mo ito habang buhay. Nalinlang ng patutot. Natuwa si Q Yiming kay Yang Kai at sinabing. Maraming salamat sa paalala ni Elder Huang. Bagamat hindi ako kasing alam ni Elder Huang, alam ko rin ang ginagawa ko. Malungkot ang ekspresyon ni Huang Xiao habang palihim na umiling, iniisip na si Qiu Yiming ay malamang nakinulam ni Yang Kai at ngayon ay ganap na hindi makita ang sitwasyon ng malinaw. Isang himala na ang maliit na mansyon na ito ay mabubuhay sa magulong mundong ito. Naramdaman ni Huang Xiao na ang dahilan kung bakit ito nakaligtas ay dahil sa Ash Grey Cloud Evil Land at relasyon ni Yang Kai. Kung hindi, kapag ang lahat ng War City ay nawasak, paano nakaligtas ang mansyon na ito? Marshall Peak, Kabanata 574. Nahuhulog sa isang maapoy na dagat. Ang elder ng Huang family na si Huang Xiao ang unang pumasok, kaya hindi maiiwasan na mag-isip siya ng ganito. Si Qiu Yiming ay hindi gustong magpaliwanag ng sobra sa kanya. Sa mundong ito, tanging ang mansyon ni Yang Kai ang pinakaligtas na kanlungan para sa kanya ngayon. Elder Huang, ang mga chismis ay hindi dapat lubos na paniwalaan. Biglang sumingit si Lucy, tila'y pinagtatanggol si Yang Kai. Si Huang Xiao at Zhang Zhe mula sa Radiant Palace ay parehong tumingin sa kanya ng kakaiba, hindi lubos na nauunawaan kung bakit niya ito sinasabi. Nagpatuloy si Lucy, nakipag-usap na ako sa Young Master Yang na ito noon at ang matandang ito ay naglakas loob na igarantya na hindi siya masamang tao, bagamat siya ay talagang napakatuso. Halatang nagmamalasakit pa rin siya sa katotohanan na noong naging bisita si Yang Kai sa Lu family, ninakaw niyang Yang Crystal Jade Bed na dati niyang pinagninilay-nilay. Bagamat dahil din sa relasyon nila ni Yang Kai kaya nakakuha siya ng Mysterious Grade Core mula kay Xiao Fosheng, na nagpapaginhawa sa kanyang maraming taon ng problema, ang Yang Crystal Jade Bed ay napakahalaga pa rin. Nambobola ako ni Elder Lu. Napangiti si Yang Kai. Sinabi ni Elder Lu na hindi siya nakikipagsabuatan sa Evil Demons. Malamig nang umuso si Huang Xiao. Mabuti, naiintindihan ng matandang master na ito ang pangitain ni Elder Lu, kaya naniniwala ako sa mga salita ni Elder Lu, ngunit paano mo ipapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon? Ang tanong na ito ay nakadirekta kay Yang Kai. Ano ang kailangan kong ipaliwanag sa iyo? Tumisi si Yang Kai, lihim na iniisip na ang Huang Xiao na ito ay medyo kawili-wili. Matapos tanggapin ang conscription order mula sa 8 great families, sa halip na pumunta sa Central Capital para magbigay ng tulong, mas pinili niyang makipagkompetensya sa kanya dito. Ito ay medyo hindi makatwiran. Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai at halos naunawaan niya kung bakit ganito ang kinikilos ni Huang Xiao. Masyadong delikado ang Central Capital, at ang Huang Xiao na ito ay malamang na hindi gustong pumunta doon. Sa pagharap sa gulo sa daan, natural lang na gusto niyang maantala ang bilis at bilis ng kanyang paglalakbay patungo sa Central Capital. Kung gumawa siya ng malaking kontribusyon dito, kapag pumunta siya sa Central Capital, maaaring ilagay siya sa isang mahalagang posisyon ng 8 great families na magiging malaking tulong sa Huang family. At least, hindi siya isakripisyo ng 8 great families. Sa tingin mo ako ay isang bargaining chip. Agad na naunawaan ang puso ni Yang Kai, ngunit ang kanyang tiyan ay puno pa rin ng kawalang kasiyahan. Dahil ayaw magpaliwanag ni Young Master Yang. Ayos din iyon. Bahagyang tumanggo si Huang Xiao at itinuro si Shan Qing Luo. Basta mahuli mo itong Dragon Lady at sirain ang kanyang cultivation, maniniwala ang matandang master na ito na mayroon ka. Hindi nakipagsabuatan sa Ash Grey Cloud Evil Land. Anong masasabi mo? Sino ka sa tingin mo? Tumawa si Yang Kai. Tila talagang todo-todo si Huang Xiao laban sa kanya. Sa mga taong ito na nanguna sa sarili nilang tropa sa Central Capital para tumulong. Nagsalita si Yang Kai nang may tiyak na antas ng paggalang. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nasa panig ng mundo at may pakiramdam ng katwiran sa kanilang mga puso. Gayunpaman, inisiyang kay sa kawalan ng pakiramdam ni Huang Xiao sa pagiging angkop, lalo na't ang mga intensyon at layunin ni Huang Xiao ay hindi gaanong simple. Oo naman, Brother Lu, ano pa ang sasabihin mo? Tumingon si Huang Xiao kay Lucy. Napabuntong hininga si Lucy at umiling. Si Huang Xiao ay kumbinsido na si Yang Kai ay nakikipagsabuatan sa masasamang espiritu, kaya wala siyang masabi. At saka, naunawaan din ni Lucy ang mga motibo at intensyon ni Huang Xiao. Sa panahong ito, ang pamilya Lu, pamilya Huang, at palasyo ng Radiant ay nagsama-sama, at kahit na hindi mabagal ang kanilang pag-unlad, hindi ito mabagal. Gayunpaman, hindi rin ito masyadong mabilis. Nais ng lahat na huminto ng oras at tingnan kung magkakaroon ng anumang pagbabago sa labanan bago sila makarating sa Central Capital. Ang lahat ay sabik na makahanap ng ilang uri ng sitwasyon sa daan.
Gayunpaman, habang nasa daan, wala silang nakatagpo, at nang malapit na silang makarating sa Central Capital, bigla nilang natagpuan si Yang Kai at ang bigayling Demon Queen sa War City. Natural, kailangan nilang gumawa ng malaking kaguluhan. Brother Lu, Brother Zhang, magulo ang Ash Grey Cloud Evil Land at may nagpakitang Evil King dito. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at walang magawa. Biglang sumigaw si Huang Xiao. Nagulat si Lucy, Brother Huang, ano ang gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Tumisi si Huang Xiao. Natural na gusto kong patagin ang lugar na ito, hulihin itong Dragon Lady at itong Yang Family Scum na nakipagsabuatan sa masasamang espiritu, at ipadala sila sa Central Capital para harapin ng 8 Great Families. Nakikinig sa kanya na bumubulalas ng ganoong kalokohan, hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay, isang kakaibang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi lang ganoon ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit lahat ng mga taong nagmamadaling lumabas ng bahay ay nagsuot din ng kakaibang mga tingin habang nakatitig kay Huang Xiao ng may pagtataka. Ang bahay ni Yang Kai. Ito ba ay isang bagay na maaaring lunukan ng mga taong ito? Hindi ba nila alam kung anong klaseng kapangyarihan ang nakatago sa bahay? Kahit na dumating ang walong Grand Elder mula sa Seal Temple, wala silang magawa sa bahay ni Yang Kai, kaya saan ang galing ang tiwala ni Huang Xiao? Sa pag-iisip ng mabuti, biglang naintindihan ng lahat. Kalahating taon na ang nakalipas, nagsanib puwersa ang 7 Great Families para maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Ang walong Grand Elder mula sa Seal Temple ay nakipaglaban sa tatlong Transcendents mula sa bahay ni Yang Kai, isang bagay na nasaksihan ng lahat sa War City, ngunit kinabukasan, ang Ash Grey Cloud Evil Land ay naglunsad ng napakalaking pagsalakay. Sa War City, walang natirang buhay maliban sa bahay ni Yang Kai, kaya malamang na hindi lumabas ang balita ng labanan noong gabing iyon. Bilang resulta, inisip ni Huang Xiao na ito ay bahay lamang ng isang Yang Family Yang Lord na lumahok sa Inheritance War. Ang bahay ng isang Yang Family Yang Lord, kahit na nakaipon siya ng maraming katulong, anong uri ng background ang maaaring mayroon siya? Ang Huang Family ay nagpadala ng lahat ng mga elite nito sa pagkakataong ito, at may mga transcendents pa sa kanila. Sa opinyon ni Huang Xiao, hanggat kaya nilang harapin si Shan Qing Luo, madali nilang maaga ang lugar na ito. Brother Huang, huwag maging pabigla-bigla, kailangang pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Nagulat si Lucy at mabilis na sinubukang pigilan siya. Ang kanyang pamilyang Lu ay nagduse ng husto noong Inheritance War dahil sa kanyang mahinang paghuhusga at hindi pagsunod kay Yang Kai. Ngayon, si Lucy ay may napakataas na opinyon kay Yang Kai at ayaw niyang magkaroon ng anumang salungatan sa kanya. Sa sandaling sinabi ito ni Huang Xiao, napagtanto ni Lucy na may mali. Brother Lu, si Huang Xiao ay tumingin kay Lucy na may pagkabigo. Hindi ko alam kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit huwag kang masyadong mag-alala. Ang pagkuha sa Dragon Lady at sa hamak na iyon mula sa Yang Family ay isang napakagandang tagumpay. Pagkakataon na nasa harap mo, gusto mo ba talagang mawala ito? Pagkasabi nito, lumingon siya kay Zhang Zhe mula sa Bright Light Palace at mabilis na nagtanong. Brother Zhang, ano sa palagay mo? Puno rin ang pag-aalinlangan ang mukha ni Zhang Zhe, ngunit nang marinig niya ang tanong ni Huang Xiao, tumanggo siya at sinabi. Natural, uusad ako at Artress kasama si kapatid na Huang. Tumawa si Huang Xiao. Madaling kausap si Brother Zhang, dahil ayaw lumahok ni Brother Lu, ang kredito na ito ay hahatiin ng pantay sa ating dalawang pamilya. Napakagaling. Bahagyang tumanggo si Zhang Zhe. Tila determinado silang dalawa na manalo, na parabang nakuha na nila ang bahay ni Yang Kai at dinakip sina Yang Kai at Shan Qing Luo sa Central Capital upang kunin ang kredito para dito. Naging malamig ang ekspresyon ni Qiu Yiming habang sumisigaw. Dalawang senior, bakit ang agresibo mo? May hinaing ba ang bahay natin sa dalawang ito? Umiling si Huang Xiao at sinabi. Yang Lady Qiu, nalinlang ka ng kalapiteng mababa ang lipad na ito, hindi na nila kailangang magsalita. Gayunpaman, makatitiyak ka na hindi ka namin sasaktan. Ang aking Huang Family at ang maliwanag na liwanag gusto lang makuha ng palasyo ang Dragon Lady na iyon at ang hamak ng pamilya Yang. Hindi mo na kailangan gawin ito, mangyaring umatras ng mabilis, kung huli ka na, natatakot akong hindi ka makaalis kahit na gusto mo. Nag-aalalang sigaw ni Qiu Yiming habang palihim na pinagmamasdan ang hitsura ni Yang Kai. Pagpapahayag, talagang ayaw niyang makita ang Huang Family at ang mga tao ng Bright Light Palace na mahulog sa isang hukay ng apoy. Ano man ang mangyari, ang dalawang pamilyang ito ay narito upang tumulong sa Central Capital, kung sila ay pinatay dito, ang kanilang pag-iral ay walang halaga. Malinaw din kay Qiu Yiming ang init ng ulo ni Yang Kai. Paulit-ulit siyang tinawag ni Huang Xiao na scum ng pamilya Yang, at ang mga nakakainsultong salita ay ikinagalit na ni Yang Kai. Kung patuloy niyang guguluhin siya, talagang papatayin siya ni Yang Kai. Hindi tayo pwedeng umalis. Tumawa si Huang Xiao. Wala kaming balak umalis. Qiu Yiming, tumayo ka. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang marahan siyang nagutos. Yang Kai, hinawakan ni Qiu Yiming ang kanyang braso at dahan-dahang umiling, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat maging pabigla-bigla. Hindi ako magkukusa na atakihin sila, ngunit kung gusto nilang mamatay, hindi ko sila mapipigilan. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Walang hiyang pagmamayabang. Galit na galit si Huang Xiao, malamig ang kanyang ekspresyon habang lumingon kay Lucy at sinabi. Brother Lu,
Tatanungin ka nitong Huang sa huling pagkakataon, gusto mo bang sumali sa operasyong ito? Kung hindi mo gagawin, ang kredito na ito ay hahatiin ng pantay sa pagitan ko at ni Brother Jiang, hindi ang iyong pamilyang Lu. Saglit na nag-alinlangan si Lucy bago gumawa ng inisyatiba na umatras ng isang dosenang hakbang upang ipakita ang kanyang saloobin. Palagi niyang nararamdaman na may mali sa pagkakataong ito, at puno ng pag-aalala ang kanyang puso, na para bang may hindi inaasahang mangyayari. Nang makita ang ugali ni Lucy, hindi napigilan ni Huang Xiao ang pagkulot ng kanyang mga labi, dihin na iniisip na si Lucy ay masyadong mahiyain. Bagamat si Yang Kai ay direktang inapo ng pamilya Yang, ang balita tungkol sa pakikipagsabwatan niya sa Evil Demons at pagbabalak na magdala ng kaguluhan sa Central Capital ay kumalat sa buong mundo kalahating taon na ang nakalipas. Ngayong personal na nasaksihan ni Huang Xiao ang malapit na relasyon ng binatang ito sa bigaylang Demon Queen, halatang-halata na talagang nahulog siya sa Demon Path. Ang pagkuha sa kanya dito ay hindi lamang hindi makakasakit sa pamilya Yang, ngunit magdudulot din sa kanila ng malaking benepisyo. Sa totoo lang ay ayaw ni Lucy na samantalahin ang pagkakataong ito, na naging dahilan upang kutsain siya ni Huang Xiao sa pagpapanatili ng neutral na saloobin. Kung ganoon, Brother Jiang, umalis na tayo. Tumisi si Huang Xiao, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at sumigaw. Huang Family at Radiant Palace, sundin mo ang utos ko, sundan mo ako para hulihin ang Dragon Lady at ang Yang Family Scum. Maliban sa Yang Lady Qiu, kung sino man ang lumaban. Patayin silang lahat. Sa utos na ito, ang Huang Family at ang mga tao ng Radiant Palace ay sumugod patungo sa mansyon ni Yang Kai, si Huang Xiao at Jiang Zi ang namunguna, na umaakyat patungo kina Yang Kai at Shan Qing Luo. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatayo siya sa pwesto. Sa tabi niya, si Qiu Yimeng ay nakatitig ng blanko sa mga taong sumusugod sa kanila. Hindi naman sa hindi ko sila binigyan ng pagkakataon, ito ay ipinadala nila ang kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan. Napatingin si Yang Kai kay Qiu Yimeng at mahinang sinabi. Si Qiu Yimeng ay masyadong mahina para magsalita at simpleng tumalikod, hindi makatiis na panoorin. Nakikita na niya ang magiging kapalaran ng mga mananakop na ito. Ang distansya sa pagitan ng Huang Family at ng Radiant Palace's Immortal Ascension Boundary Masters ay palapit ng palapit, na para bang lahat sila ay puno ng pagpatay na layunin. Patayin silang lahat, huwag kang magpapakita ng anumang awa. Malamig na sigaw ni Yang Kai. Kung ang iba ay ayaw maging magalang sa kanya, hindi rin siya magiging magalang sa kanila. Biglang may lumitaw na siyam na figure sa likuran niya. Siyam na Blood Warriors ang sumugod na parang kidlat upang salubungin ang kalaban. Walang labis na galaw o makapangyarihang artifact, ang siyam na Blood Warriors lang ang parang mga tigre sa kawan ng mga tupa. Ang Huang Family at ang mga Masters ng Immortal Ascension Boundary ng Radiant Palace, na dumating na may malaking inaasahan, ay parang isang rumaragasang ilog na agad na naputol, ang kanilang kahangahangang aura ay tumagas. Isang malakas na shockwave ang kumalat at sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga tao ang namatay o nasugatan. Si Huang Xiao at Jiang Zi, na nanguna, ay sumigaw habang pinalipad sila. Ilang dosenang metro ang layo, nanlalaki ang mga mata ni Lucy at ng mga miyembro ng Lu family habang nakatitig sila sa gulat sa one-sided na pagpatay na ito, partikular na komplikado ang kanilang mga ekspresyon. Sabay-sabay na pag-atake ng Nine Transcendents ang naging sanhi ng halos mawala ng kakayahan sa paghinga ni Lucy. Marshall Peak, Kabanata 575. Nakapagsipsip ng ganap, masyadong mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ang tila walang pagtatanggol na Yang Kai Mansion ay biglang nagkaroon ng napakaraming master, ang Huang Family at ang mga elite ng Radiant Palace ay hindi nakapag-react sa oras. Kung nakapag-react man sila, hindi nila kakayanin ang pagsalakay ng siyam na Blood Warriors. Ito ang unang labanan ng siyam na Blood Warriors mula nang makapasok sa Transcendent Realm, kaya ipinakita nila ang kanilang buong lakas at hindi nagpakita ng awa. Napagtanto ni na Huang Xiao at Jiang Zi na may mali noong una nilang nakatagpo ang Blood Warriors. Nang tumahimik silang dalawa at napatitig sa eksenang nasa harapan nila, napatulala sila. Ang mga elite ng kanilang dalawang pamilya ay pinuputol na parang trigo sa ilalim ng pagsalakay ng siyam na Blood Warriors ng pamilya Yang, na hindi makalaban. Mula sa sandaling iniutos ni Huang Xiao ang pag-atake hanggang sa pagtatapos ng labanan, 10 paghinga lamang ang lumipas. 60 hanggang 70 elite mula sa Huang Family at Radiant Palace ay ganap na nabura, naiwan lamang ang dalawang Transcendent Realm Masters, Huang Xiao at Jiang Zi, na natulala sa mga pangyayaring ito. Ang mga elite ng Lu family ay nanginginig din sa takot. Noong una, ang hindi pagsang-ayon ni Lucy sa imbitasyon ni Huang Xiao at ang pagkawala ng pagkakataong makamit ang mga merito ay naging dahilan upang makaramdam sila ng bahagyang pagkadismaya, ngunit pagkatapos na makita ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matuwa, lihim na iniisip na ang pangitain ni Elder Si ay tunay na kakaiba at napakaganda. Pananaw sa kinabukasan. Kung ang mga elite ng Lu family ay lumahok sa labanang ito ngayon lang, sila ay walang pinagkaiba sa Huang family at mga elite ng Radiant Palace, na nakahiga sa isang pool ng dugo ng walang anumang pantutol. Isang ginaw ang damaloy sa kanilang mga gulugad, na nagparamdam sa kanilang lahat na para silang nahulog sa isang ice cellar. Ang mga tinaguri ang elite ng isang first class na puwersa ay wala sa harap ng siyam na Transcendent Realm Masters.
Parehong hindi makapaniwala sina Huang Xiao at Zhang Zhe sa kanilang nakita, at mas lalong hindi makapaniwala na ang mga elite na ginugol ng kanilang mga pamilya at sekt na labis na pagsisikap na linangin ay nawala ng ganoon na lamang. Siyam na figure ang lumipad, wala sa kanila ang siyam na Yang Family Blood Warriors, lahat sila ay may suot na walang pakialam na mga ekspresyon. Dahil sa pag-unawa sa paparating na krisis, sina Huang Xiao at Zhang Zhe ay hindi nang ahas na manatili at nagmamadaling tumakas. Yang Master Yang, mangyaring magpakita ng awa. Nagmamadaling sumigaw si Lucy. Bahagi pa rin sila ng paglaban sa Ash Grey Cloud Evil Land. Yang Kai. Sumigaw din si Qiu Yimeng. Nang marinig ang boses ni Qiu Yimeng, bumagal ang paggalaw ng siyam na Blood Warriors, naghihintay sa mga bagong tagubilin ni Yang Kai. Ang panandaliang pagkaantala na ito ay nagbigay daan kina Huang Xiao at Zhang Zhe na makatakas. Nang makitang walang sinabi si Yang Kai para pigilan siya, hindi napigilan ni Lucy na mapabuntong hininga. Ang mga elite ng Huang Family at ang Mansion of Light ay namatay dito. Bagamat hindi maliit ang mga pagkalugi, palaging may pagkakataon para sa kanila na makabalik. Kung namatay din sina Huang Xiao at Zhang Zhe, ang dalawang first class na puwersang ito ay talagang mawawasak. Maraming salamat, Young Master Yang. Mabilis na ikinuyom ni Lucy ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. May kakaibang hitsura si Yang Kai sa kanyang mukha. Nakakunot ang kanyang mga kilay, at mukhang hindi siya masaya. Wala siyang sinabi. Ang puso ni Lucy ay nasa tenterhooks, ang pressure ay mahusay, at siya ay maaari lamang maghintay ng tahimik. Wala na sa kanila ang atensyon ni Yang Kai. Nang sumugod ang siyam na Blood Warriors upang patayin ang unang Immortal Ascension Boundary Master, biglang natuklasan ni Yang Kai na isang malaking puwersa ng pagsipsip ang biglang lumitaw sa kanyang knowledge sea, na kumukuha ng hindi maipaliwanag na dami ng enerhiya dito. Sa pagkamatay ng Huang Family at Mansion of Light's elites, isa-isa, ang hindi maipaliwanag na enerhiya na ito ay sinipsip sa kanyang knowledge sea. Mabilis na isinawsaw ni Yang Kai ang kanyang sarili dito at ipinadala ang kanyang divine sense sa kanyang knowledge sea upang mag-imbestiga. Pagkaraan ng mahabang panahon, natuklasan niya na ang hindi maipaliwanag na enerhiyang ito na sinisipsip sa kanyang knowledge sea ay talagang ang natitirang espiritual na enerhiya ng mga master na ito ng Immortal Ascension Boundary. Ang bawat master ng Immortal Ascension Boundary ay may sariling knowledge sea, at sa loob ng knowledge sea na iyon ay nakaimbak ang spiritual energy na kanilang nilinang. Kung ang isang Immortal Ascension Boundary Master ay namatay, ang kanilang knowledge sea ay babagsak sa sandaling sila ay mamatay. Kapag gumuho ang kanilang knowledge sea, ang espiritual na enerhiya na nasa loob nito ay mabilis na kumalat sa kawalan at mawawala. Parang isang tasang puno ng tubig na nabasag, ang tubig sa loob ay dadaloy lamang at sisingaw. Maliban na lang kung mayroong isang uri ng espesyal na kayamanan na maaaring mapanatili ang espiritual na enerhiya ng isang Immortal Ascension Boundary Master pagkatapos ng kanilang kamatayan. Halimbawa, ang Soul Warming Lotus. Noong unang nakuha ni Yang Kai ang Soul Warming Lotus, ang Soul Warming Lotus ay nabalot ng napakalaking spiritual energy na naiwan ng dati nitong master. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang lakas ni Yang Kai ay masyadong mababa, kaya wala siyang magawa tungkol sa espiritual na enerhiya na ito at sa wakas ay nakinabang ang Old Demon. Ngunit ngayon, ang espiritual na enerhiya ng mga master na ito ng Immortal Ascension Boundary ay talagang hinihigop sa knowledge sea ni Yang Kai. Ang pinagmula ng atraksyon ay ang Solitary Golden ay na mahigpit na nakasara. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang malupit na kapangyarihan ng Solitary Golden Eye ay isang bagay na nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata. Siya ay napunta pa sa pag-iisa sa loob ng isang buwan sa pagtatangkang pinuhin ito. Sa kasamaang palad, nabigo siya, tanging ang kanyang divine sense lamang ang nakabuo ng banayad na koneksyon dito. Noong una, walang pakialam si Yang Kai sa Solitary Golden Eye na ito, ngunit ngayon ay bigla itong gumanap ng papel. Nagtipo ng mga kumpol ng divine sense, sa kabuuan ay 60-70 kumpol. Ang mga kumpol ng Divine Sense na ito ay naglalaman ng mga iniisip ng Huang Family at Radiant Palaces Cultivators, na ginagawa silang parang hodgepodge, na naging sanhi ng pagsimangot ni Yang Kai. Ang kanyang Divine Sense ay ganap na nahuhulog sa lugar na ito, kaya natural na hindi siya tumugon sa mga sigaw ng labas ng mundo. Tunit sa mga mata ng mga nakabantay, malalim ang iniisip ni Yang Kai, na parabang may iniisip siyang napakahalagang bagay, patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang gumaling si Yang Kai at lumingon sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang mga bangkay ni Huang Xiao at Zhang Zhe, kaya alam niyang nakatakas na sila. Hindi gustong ituloy ang bagay na ito, sinabi lang ni Yang Kai. Tinisi ng mga katawan. Matapos ibigay ang utos na ito, tumalikod si Yang Kai at pumasok sa bahay. Yang Master Yang, mangyaring maghintay. Nagmamadaling sigaw ni Lucy. Tumingon si Yang Kai, bakas sa mukha niya ang pagkainip habang mahinang sinabi. Ano pa ang payo ni Elder Lu? Napuno ng malamig na pawis ang noo ni Lucy habang mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi ako maglalakas loob. Noong nakaraan, si Lucy ay nakakapagpapalabas pa rin sa harap ni Yang Kai, sinasamantala ang kanyang katandaan, ngunit pagkatapos na masaksihan ang napakalaki at marangyang lineup ng mga nasasakupan na nagsama-sama at makita kung gaano kalupit at mapagpasyahan ang kanyang mga pamamaraan, paano kaya si Lucy maglakas loob na magbigay sa kanya ng anumang payo? Kung magkamali, malamang na mawala ng buhay ang pamilya Lu dito.
Ibinaba ang kanyang postura sa sukdulan, maingat na nagtanong si Lucy. Young Master Yang, paano mo gustong harapin ang bagay na ito? Harapin mo kung ano? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang dami mong pinatay. Paano kung patayin ko sila, kung may gustong maghiganti, hanapin mo lang ako. Pinisyon ni Yang Kai. Ano? Gusto ba silang ipaghiganti ni Elder Lu? Nagbibiro siguro si Young Master Yang. Awkward na sinabi ni Lucy. Ang Lucy na ito ay gusto lang sabihin na ang aking pamilyang Lu, kasama ang Huang Family at Palace of Light, ay naghahanda na magtungo sa Central Capital upang tulungan ang 8 Great Families. Kakarating lang namin sa Central Capital nang mangyari ang ganoong insidente. Kung tatanungin ito ng 8 Great Families, itong si Lu ay hindi makapagpaliwanag sa kanyang sarili. Tumingon si Yang Kai at mahinahong tumingin kay Lucy at nagtanong. Elder Lu, hayaan mo akong tanungin ka, kasalanan ko ba ito? Hindi. Nag-isip sandali si Lucy bago seryosong umiling. Sa pagkakataong ito, talagang hindi kasalanan ni Yang Kai. Si Huang Xiao at Zhang Zhe ang nagpumilit na gumawa ng gulo para sa mansyon ni Yang Kai. Ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa kanya, ngunit sila ay napatay. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa pagkakaroon ng mga mata ngunit hindi nila nakikita at nakakasakit ng isang tao na hindi nila dapat makita. Kung talagang gustong sisihin ng isang tao, masasabi lamang na ang mga pamamaraan ni Yang Kai ay masyadong sukdulan. Hindi niya kailangang pumatay ng napakaraming tao, hanggat ang siyam na Blood Warriors ay nagpapakita ng kanilang lakas, ang Huang Family at Palace of Light ay tiyak na atres. Gayunpaman, ang mga aksyon ng Little Lord ng Pamilya Yang ay isang bagay na narinig din ni Lucy. Naglakas loob pa siyang patayin ang magiging kahalili ng isang first class na pamilya, hindi pa banggitin ang mga tinatawag na elite na ito. Dahil hindi ko kasalanan, kung tatanungin ang 8 Great Families, si Elder Lu ay maaaring magulat sa kanila ng totoo. Tumisi si Yang Kai. Hindi iyon magiging posible. Dahan-dahang umiling si Lucy. Ang aming tatlong pamilya ay sama-samang kumilos at ang Huang Family at Palace of Light ay dumanas ng matinding pagkalugi. Tanging ang aking pamilyang Lu ang nananatiling hindi nasaktan. Kapag narating namin ang Central Capital, natatakot ako na ang aking pamilyang Lu ay maging target ng hinala. Ano ang gustong sabihin ni Elder Lu? Diretso na tayo sa punto, wala akong oras para mag-aksaya sa iyo. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Lucy habang ipinahayag niya. Ang mga aksyon ni na Huang Xiao at Zhang Zhe, naiintindihan ng matandang master na ito. Ang kanilang maling desisyon ay lubhang nakapinsala sa kanilang sekta at Yuan Qi ng pamilya. Ngayong nalinas na nila ang kanilang pangalan, natatakot ako sa aking pamilyang Lu. At ang pangalan ni Young Master Yang ay papahiran. Sinasabi mo nakipagsabuatan ka sa akin para i-frame sila. Hindi imposible iyon. Tumanggo si Lucy, natawa si Yang Kai. Kung gayon ang iyong pamilyang Lu ay tapos na, sa pagkakataong ito, natatakot ako na maging ang pamilya Qiu ay hindi ka mapoprotektahan. Nakaharap sa nagnangalit na ekspresyon ni Yang Kai, hindi nang ahas na magalit si Lucy at same time na sinabi. Kaya ang matandang master na ito ay gustong hilingin kay Young Master Yang na samahan ako sa Central Capital. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai habang may malamig na liwanag na samilaw sa kaibuturan ng kanyang mga mag-aaral. Maraming master si Young Master Yang sa kanyang bahay. Kung maaari kang pumunta sa Central Capital kasama ang aking pamilyang Lu, marahil ay malulutas mo ang kasalukuyang sitwasyon. Sa oras na iyon, hindi nasisisihin ng 8 Great Families si Young Master Yang at sisiguraduhin nilang ang kaligtasan ng aking pamilyang Lu, na magiging kapakipakinabang sa iyo at sa akin. Sa katunayan, ang matandang master na ito ay hindi kailanman naniniwala na ang Young Master Yang ay makikipagsabuatan sa gayong masasamang puwersa. Ako ay may utang na loob kay Elder Lu sa labis na pag-iisip sa akin. Mahinang sabi ni Yang Kai. Ngunit ano ang kinalaman sa akin ng kaligtasan ng 8 Great Families at ng Central Capital? Samilong lang ako dito. Brother Lu, hindi kita makikita. Pagkasabi nito, tumalikod si Yang Kai at pumasok sa bahay, hindi binibigyan ng pagkakataon si Lucy na magsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bangkay sa labas ng bahay ay nilinis ng siyam na Blood Warriors at lahat ng iba ay sumunod kay Yang Kai sa loob, naiwan lamang ang mga miyembro ng Lu family na awkward na nakatayo sa labas. Tumiti ng mapait si Lucy. Sa loob ng bahay, ginagamot ang sugat ang si Biluo. Sumunod din si Shanqing Luo at pagkatapos suriin ang kanyang kalagayan, hindi niya napigil ang makahinga ng maluwag. Salamat. Bahagyang tinitigan ni Shanqing Luo si Yang Kai, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang kaakit-akit na mukha habang ang kanyang paghinga ay bahagyang mabigat. Nang mapansin ang kanyang abnormalidad, sina Qiu Yimeng at Luo Xiaoman ay parehong nagulat sa kanya. Ayos ka lang ba? Tiningnan siya ni Yang Kai pataas at pababa. Ayos lang ako. Tumiti si Shanqing Luo, baka sa mukha niya ang infatuation. Gusto lang kitang kainin. Hoy! May tao dito. Hindi na nakatiis si Qiu Yimeng. Ang tahas ang pang-aakit, hindi ba't napakawalan Jia? Ang magandang impresyon niya sa bigay lang Demon Queen ay agad na gumuho. Ayos ka lang ba? Tiningnan siya ni Yang Kai pataas at pababa. Ayos lang ako. Tumiti si Shanqing Luo, baka sa mukha niya ang infatuation. Gusto lang kitang kainin. Hoy! May tao dito. Hindi na nakatiis si Qiu Yimeng. Ang tahas ang pang-aakit, hindi ba't napakawalan Jia? Ang magandang impresyon niya sa bigay lang Demon Queen ay agad na gumuho.
Marshall Peak, Kabanata 576. Ang makapangyarihang kabisera. Nagseselos ba si Young Lady Kyo? Tumingin si Shan Ching Luo kay Kyu Yimeng na may pilyong ngiti sa kanyang mukha. Kinulat ni Kyu Yimeng ang kanyang mga labi. Kung hindi ka aalis ngayon, kakainin talaga kita. Muling tumingin si Shan Ching Luo kay Yang Kai, ang kanyang magagandang mata ay lumabo, ang dulo ng kanyang escarlata na dila ay gumagala sa paligid ng kanyang mga labi, isang itsura ng hindi matiis na gutom sa kanyang mukha. Ang misteryo ng poisonous widow body ni Shan Ching Luo ay alam lang niya at ng bigay lang Demon Queen. Sigurado si Shan Ching Luo na malaki ang impluensya nito sa kanya. Papasok ako sa retreat, sabi ni Yang Kai at tumalikod para umalis. Hindi ka lang ba lumabas? Tumuso si Kyu Yimeng, ginamit si Yang Kai bilang dahilan para umalis, nakaramdam ng kaunting kalungkutan. May mga insight lang ako. Casual na paliwanag ni Yang Kai. Bumalik sa kanyang silid, mabilis na umupo si Yang Kai at ipinadala ang kanyang divine sense sa kanyang knowledge sea, na naging kanyang soul avatar habang nakatitig siya sa mga kumpol ng enerhiya sa paligid. Ang mga kumpol ng enerhiya na ito ay ibang-iba sa purong enerhiya na naiwan ng mga master ng Ye family na namatay noong nakaraang pagkakataon. Naglalaman sila ng mga kaisipan at karanasan sa buhay ng 60 hanggang 70 masters. Kung sisip-sipin niya ang mga ito, naisip ni Yang Kai na tiyak na maaapektuhan ang kanyang mga alaala at iniisip. Marahil ay hindi na niya maalala kung sino siya. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Isang taong hindi man lang maalala kung sino sila ay nakatadhana na mamuhay ng malut. Tumangala sa saradong solitary golden eye, nag-concentrate si Yang Kai sa pagkonekta dito gamit ang kanyang divine sense. Ang enerhiya na ito ay nakuha sa kanyang knowledge sea sa pamamagitan ng kaakit-akit na puwersa ng Solitary Golden Eye. Higit pa rito, sa kanyang nakaraang karanasan, alam na ngayon ni Yang Kai kung ano ang gagawin. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang Solitary Golden Eye para muling palayain ang gintong liwanag na iyon, pagkatapos ay magagawa niyang dalisayan ang lahat ng maruming enerhiyang ito. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Kai kung kaya niyang kontrolin ang Solitary Golden Eye na ito. Unti-unti, nagsimulang kumonekta ang kanyang divine sense sa Solitary Golden Eye, at sa sandaling iyon, tila nagbukas ng pinto si Yang Kai. Sa loob ng pintong iyon, kumislap ang gininto ang liwanag, na naging dahilan upang imposibleng makakita ng malinaw ang sinuman. Ang Solitary Golden Eye, na mahigpit na nakasara, ay dahan-dahang bumukas sa sandaling ito. Tulad ng unang pagkakataon na nakita ito ni Yang Kai, ang maringgal na gininto ang mata ay nagparamdam sa mga tao ng takot at pagsamba. Isang sinag ng mapanirang gininto ang liwanag ang bumaril mula sa nag-iisang mata at tumama sa kumpol ng magkakaibang enerhiya. Silala. Ito ay parang isang panghinang na sinawsaw sa tubig. Sa gitna ng maruming enerhiya, isang itim na aura ang umapaw, nagpupumiglas at namimilipit, ngunit hindi ito makatakas sa gintong liwanag at sa isang saglit lang, ito ay nawala at wala na. Ang mga itim na aura na ito ay dapat ang mga iniisip at karanasan sa buhay ng mga ekspertong iyon. Sa ilalim ng pag-iilaw ng gintong liwanag, lahat sila ay dinalisay. Hindi nagtagal, nawala ang gininto ang liwanag, at dahan-dahang pumikit muli ang bukas na mata. Ang Solitary Golden Eyes, ang maruming enerhiyang Yang. Tawa ng tawa si Yang Kai, na puno ng saya ang kanyang puso. Sa wakas ay alam na niya kung paano gamitin ang Solitary Golden Eye na nakuha niya mula sa 7 pahina ng Black Book. Ang tanging bagay na medyo ikinalulungkot niya ay ang hindi niya nagawang magkaroon ng anumang koneksyon sa Solitary Golden Eye nang mamatay ang 7 tao mula sa Seal Temple. Kung hindi, gaano kalaki ang kapalaran kung nakuha niya ang espiritual na enerhiya na naiwan ng 7 tao mula sa Seal Temple. Gayunpaman, hindi pa huli para malaman ito ngayon. Naglalakad patungo sa dalisay na enerhiya, masayang hinigop ito ni Yang Kai. Hindi nagtagal, ang dalisay na enerhiyang ito ay nagbago sa lakas ni Yang Kai. Ang kanyang Immortal Ascension Boundary 4th Stage Cultivation ay muling pinagsama-sama, at hindi magtatagal bago niya narating ang Immortal Ascension Boundary na 5th yugto. Dahil sa resultang ito, medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai. Kung nakakuha siya ng napakalaking purong enerhiya, ang kanyang lakas ay tumaas man lang ng isa pang minor realm. Pero ngayon, parang masyado siyang nag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiyang ito ay nakatakas mula sa knowledge seas ng mga master ng Immortal Ascension Boundary. Sa aspeto ng kalidad, hindi ito may kukumpara sa enerhiyang naiwan ng nangungunang master ng Ye family. Bagamat napakalaki ng halagang ito, hindi ito sapat para magdulot ng pagbabago sa husay. Bahagyang naramdaman din ni Yang Kai na naabot niya ang isang bottleneck. Ito ang bottleneck ng kanyang pag-unawa sa Immortal Ascension Boundary. Sa kabutihang palad, nang makuha ni Yang Kai ang enerhiya na naiwan ng master ng Ye family, tinanggap niya ang kanyang mga insights sa Martial Dao at Heavenly Way. Kung hindi, sa bilis ng kanyang paglusot, ang kanyang pundasyon sa Immortal Ascension Boundary ay magiging hindi matatag. Dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata, si Yang Kai ay nahulog sa pagmumuni-muni. Maya-maya, kumirat ang puso niya. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Yang Kai sa kanyang retreat at mabilis na lumabas ng bahay. Sa labas ng mansyon, hindi pa umaalis ang grupo ng pamilya Lu. Sa pamumuno ni Lucy, tahimik pa rin silang naghihintay. Elder, ganito na lang ba tayo maghihintay? Tanong ni Lumo, isang Immortal Ascension Boundary 8th Stage Master mula sa Lu family.
Emph, maghintay kami. Tumanggo si Lucy, kailangan ba talaga yan? Hindi maintindihan ni Lumo. Isa rin siyang elder sa pamilyang Lu, ngunit kung ikukumpara kay Lucy, na isang supreme elder, ito man ay sa seniority o status, malaki ang pagkakaiba. Bagamat hindi siya lubos na sumang-ayon sa kasalukuyang diskarte ni Lucy, hindi siya nang ahas na kumilos ng masyadong mapangahas at magalang na sinabi. Kahit na ang aking pamilya Lu, ang Huang family, at ang Radiant Light Palace ay kumilos ng sama-sama at dumanas ng matinding pagkalugi, dinala nila ito sa kanilang sarili, hindi nila masisisi ang aking pamilyang Lu. Ngunit dahil dito, ang 8 great families ay hindi dapat maghinala sa atin, di ba? Isang dahilan lamang iyan ay binigay ng matandang master na ito sa Young Lord ng Young Family. Tumiti si Lucy, ang 8 great families ay hindi mga taong nalilito, basta't ipinapaliwanag natin kung ano ang nangyari, paano sila maghahinala sa atin. Kung gayon, lalong naguluhan si Lumo, bahagyang bamantong hininga si Lucy at sinabing, hayaan mo akong tanungin ka, kung magmadali tayo ngayon sa Central Capital, ano ang magiging resulta? Nag-isip sandali si Lumo at sinabing, lalabanan natin ang Ashbreak Cloud Evil Land. Emph, lalabanan natin ang Ashbreak Cloud Evil Land, at tiyak na ilalagay tayo sa vanguard position. Tumingon si Lucy at tumingin sa paligid. Ang pamilya Lu ay may 35 elite, na lahat ay mga master ng Immortal Ascension Boundary. Kung makakaranas kayo ng ganoong labanan, ilan sa inyo ang mabubuhay? Walang sinabi si Lumo. 35 mga master ng Immortal Ascension Boundary, kung makaligtas man ang 3 o 5 sa kanila, ito ay isang stroke ng langit na lumalaban sa swerte. Ngunit paano kung maaari tayong kumilos kasama ni Young Master Yang at sundin ang kanyang pamumuno sa Central Capital? Tanong ni Lucy. Nagningning ang mga mata ng mga miyembro ng Lu family, inalala ang 9 na marangyang lineup na nasaksihan nila, lahat sila ay labis na nabigla at umaasam. Ang Young Master Yang na ito ay hindi nakikipagsabuatan sa evil demons tulad ng sinasabi ng mga chismis. Sa pagkakaalam ko, lahat ng kanyang mga kaalyado sa Inheritance War ay nakakuha ng malaking benepisyo. Kung ang aking pamilyang Lu ay makakasakay sa kanya, hindi alintana kung maaari tayong makakuha ng anumang mga benepisyo, at least, hindi tayo gagamitin bilang taliba at hindi kailangang isakripisyo. Iyon lang ang inaasahan ko. Nilinang ka ng pamilya Lu. Hindi naging madali. Matalino si Elder. Sa wakas ay naunawaan ni Lumo kung bakit naghihintay si Lucy sa bahay ni Yang kaysa lahat ng oras na ito. Nagkaroon pala siya ng ganoong pag-aalala. Sa katunayan, kung maakay sila ni Yang kaysa Central Capital, ang kanilang kinabukasan ay hindi magiging malabo gaya ng ngayon. Sa panahon ng Inheritance War, paulit-ulit siyang nakagawa ng mga himala, kaya lahat sila ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw na ito. Ngunit itong Young Master Yang, pupunta ba siya sa Central Capital? May nagtanong. Magiging mahirap. Malungkot na umiling si Lucy. Masyadong hindi patas ang pakikitungo ng 8 great families kay Yang Kai, malamang na nasaraan na nila siya ng loob. Kung hindi, sa dinami-dami ng mga master na nakapaligid sa kanya, bakit hindi pa siya kumikilos? Siya mismo ang nagsabi na ang buhay o kamatayan ng 8 great families at ng Central Capital ay walang kinalaman sa kanya. Kung mayroon pa siyang attachment sa Central Capital at sa 8 great families, hindi na lang siya uupo at nanonood. Maghintay tayo ng ilang araw, kung talagang hindi ito gagana, ang aking pamilyang Lu ay maaari lamang sumugod sa Central Capital para tumulong. Mapait nang umiti si Lucy, walang magawa ang kanyang ekspresyon. Habang nagsasalita siya, biglang lumabas ang isang tao sa bahay ni Yang Kai. Tinitigan ni Lucy ang taong ito at hindi napigil ang makaramdam ng pagkagulat, binigyan siya ng isang mainit na ngiti sa kanyang mukha at kinuyam ang kanyang mga kamao. Young Master Yang, si Yang Kai ay talagang lumabas. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Lucy. Nagmamadali ding sumaludo at magalang na binati siya ng lahat mula sa pamilya Lu. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lucy, itinuring na nilang lahat si Yang Kai bilang kanilang nagliligtas buhay na dayami, kaya paano sila mangangahas na huwag siyang igalang. Sumulyap si Yang Kai sa kanila at nag-alinlangan saglit bago sinabing, Elder Lu, kung saan, mayroon akong ilang pakikipagkaibigan sa Lu family, at ikaw ay senior sa mga seniors. Para tumayo ka sa labas ng ganito, pakiramdam ko medyo humihingi ng tawad. Ayos lang, mabilis na ikan-away ni Lucy ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ito ay ayos lang. Gusto mo bang pumasok at maupo? Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo. Tumiwanag ang mga mata ni Lucy, bagamat hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit nagbago ang ugali ni Yang Kai, tuwang-tuwa pa rin siya at tumanggo. Napakabuti, kung gayon ang matandang ito ay iistorbahin ka, pakiusap. Inimbitahan ni Lucy si Yang Kai sa loob ng bahay upang talakayin ang usapin ng pagmamadali sa Central Capital, ngunit pagkapasok, kinuha ni Qiu Yimeng ang hospitality ng Lu family habang si Yang Kai ay wala kahit saan. Natarante si Lucy, iniisip kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Ilang beses na niyang tinanong si Qiu Yimeng, ngunit walang alam ang first young lady ng Qiu family, kaya hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Sa loob ng silid ni Meng Wuya, sinabi ni Yang Kai ang kanyang iniisip kay Meng Wuya, Old Demon, at Ling Taishu. Young Master, gusto mong pumunta sa Central Capital. Nagulat si Old Demon, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng ganoong ideya si Yang Kai.
Sa nakalipas na 6 na buwan, lahat ng tao sa mansyon ay nagsusumikap na pahusayin ang kanilang lakas, at lahat ay nakamit ang magagandang resulta. Ngunit kung sila ay maaakit sa larangan ng digmaan ng Central Capital, sino ang nakakaalam kung ilan sa kanila ang mamamatay? Emph, gusto kong pumunta sa Central Capital. Matigas na tumanggo si Yang Kai. Ngayong alam na niya kung paano gamitin ang Solitary Golden Eye at ang magagandang benepisyong may dudulot nito sa kanya, natural na kailangang maghanap ni Yang Kai ng pagkakataon. Ang pananatili sa War City ay talagang ligtas, ngunit ang kanyang lakas ay tataas din ng dahan-dahan. Iba ang Central Capital. Mayroong hindi mabilang na mga master ng Immortal Ascension Boundary doon, at araw-araw ay namamatay ang mga tao. Hanggat namatay ang isang Immortal Ascension Boundary Master, makukuha ni Yang Kai ang kanilang spiritual energy. Hindi ka ganoong taong walang pag-iimbot. Tumiti si Meng Wuya. Sabihin mo sa akin, ano iyon? Hindi ko masabi ang tiyak na dahilan, ngunit masasabi ko sa inyong tatlo na may sarili akong dahilan. Tumiti ng makahulugan si Yang Kai. Tumaas ang kilay nilang tatlo at nagtatakang nakatingin kay Yang Kai. Grandmaster, ikaw ba ay nagpaplanong mag-isa sa Central Capital? Biglang lumingon si Yang Kai at tumingin kay Ling Taishu. Nagulat si Ling Taishu ngunit hindi ito itinanggi, na tumanggo. Emph. Dalawa lang ang mga disipulo na tinanggap ng matandang master na ito sa kanyang buhay, kaya kailangan kong pumunta doon para ayusin sila.